Barangay Hinebra, Jeremiah Gray, mga bro, good news, activated na at Roy Rosario nililigawan na ng Barangay Hinebra. So nakita na nga natin ang problema ng Barangay Hinebra, mga bro, kapag malakas na team ang kanilang kalaban. Wala nga gaanong nagko-contribute sa scoring kapag nagpapahinga ang kanilang starting unit. Lumiit talaga ang front court ng Barangay Hinebra dahil sa pagkaka-injured niya ay sa Akgo, mga bro. Pero may good news nga, mga bro, dahil i-a-activate na daw ng Barangay Hinebra itong si Jeremiah Gray. Isa nga ito sa mga hinihintay ng mga fans na makapaglaro ulit matapos itong ma-injured noong PBA on tour. Malaking party nga sa rotation ni Coach Timcon itong si Jeremiah Gray dahil treat nga ito sa labas ng shaded lane. Kung matatandaan natin noong nakaraang season ay may clutch basket nga ito, mga bro, at naging game changer pa sa dulo. Pero sa ngayon nga ay huwag muna tayong mag-expect ng malaki sa kanyang magiging performance dahil matagal nga itong nagpahinga kaya magre-recover pa ito sa kanyang laro. May mga bagong player na din ang Barangay Hinebra kaya mag-a-adjust na naman siya, mga bro. Siguradong mababawasan din ang minuto ni Stephen Holt, mga bro, kapag nakabalik na itong si Jeremiah Gray dahil guard forward din ang position nito. Pero dahil sa kanyang height, pwede naman siyang bumaba sa 4 kung kakayanin niya, diba? Kailangan niya ding mag-adjust dahil guard talaga ang natural position nitong si Jeremiah Gray simula pa noon. Sa kabilang banda naman, mga bro, Troy Rosario nililigawan na ng Barangay Hinebra. Maraming ang nakaabang kay Troy Rosario, mga bro, dahil malapit na nga itong maging free agent. Isa nga sa mga nag-aabang sa kanya ay ang TNT Tropang Giga, ang team na nagtapon sa kanya sa Blackwater Bossing, mga bro. Pero malabo ngang babalik si Troy sa TNT Tropang Giga dahil tinapon lang siya nito noong nagka-injury. Isa pa sa nag-aabang kay Troy Rosario ay ang powerhouse team na SMB. Dito may chance talaga si Troy Rosario pumirma dahil malakas nga itong team ng SMB. Pero kung titingnan natin ang kanilang lineup, loaded na nga sila sa mga star player at baka maging role player lang si Troy Rosario dito. Kapag nagkataon, mga bro, baka dito pa siya mawalan ng kumpiyansa. Ang pinakamatunog na manalilipatan niya ay ang Barangay Hinebra. Dito walang duda, pipirma talaga itong si Troy Rosario kapag nagkaroon siya ng offer. Dahil kulang nga itong Barangay Hinebra ng legit power forward, mga bro. Alam nga ni Coach Timcon ang kakayanan ng isang Troy Rosario. Malaking addition talaga to kapag nakuha ng Barangay Hinebra dahil pwede nga silang magsalita ni Japit Aguilar at pwede ring magsama dahil two-way player naman itong si Troy Rosario. Kaya niya ding i-extend ang floor dahil sa kanyang 3-point shooting. Ayon nga sa mga source ay nililigawan na daw ito ng Barangay Hinebra na pumirma sa kanila kapag naging free agent. Mukhang magandang offer talaga ang kanyang makukuha dahil galanti nga itong SMC group pagdating sa mga star player. Kaya abangan na lang natin kung matutuloy na ba si Troy Rosario sa Barangay Hinebra. Kayo, mga bro, ano masasabi nyo tungkol dito?